Hey, good morning, mga kauno. Naku po. Ah, ito na naman ang inyong lingkod, ang inyong life coach, ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. Ngayon pong araw ay Biyernes, October 9, 2020. Aba, marami-rami na rin buwan ang lumipas, no? Nagsimula ang Enero, parang kailan lang, January. Ngayon eh, October 9 na pala, bilis ng panahon. Malapit na, no? At malapit na ang ating sales rally, malapit na ang ating mga big event, no? At ako excited ako ngayong araw na ito, Biyernes ngayon. So mag-uusap-usap na naman tayo at mag-aaral. Uunawain natin ang mahalagang bagay uli sa ating kalusugan, no? Bago tayo magsimula, sumaati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at makatulong sana sa ating buhay araw-araw itong ating mga tinatalakay tuwing Wednesday and Friday dito sa Uno Live ng Total Wellness Solution. So bago tayo magsimula, bumati muna tayo sa ating mga tagapanood na ating mga suki. Cecil Cedeño Guerrero, hello sa'yo. Hello Cecil. Nandyan si Jocelyn Padol Abrillo, hello po. Joy Fernandez, hello. Nandyan din si, si Joy Fernandez pala, watching from Saudi Damam. No, ang layo. Hello sa mga taga-Saudi Damam, mga active na distributor natin dyan sa Saudi. Noli Talingting, hello po sa inyo, ha. Hello po. At si Loina, no? Si Loina May J, IB Katoliko, at maraming pang iba. Alexander Imba. So kung hindi man ho nabati yung iba, mamaya po babawiin natin, babatiin natin sila habang nag-iintay naman tayo ng mga katanungan mamaya, no? And I believe marami na rin tayo mga ito from Hong Kong, si Rita Gumalal. Hello sa inyo, sa mga distributors and leaders ng Hong Kong, especially sa UBC owner, si Sir Paul at si Ma'am Leslie. At ang ilang mga top earner natin dyan sa Hong Kong. So, hindi na natin patatagalin to, mga kauno, kasi kailangan natin i-maximize ang ating oras para mas marami tayong maitalakay. Meron ako surprise sa inyo. Nitong mga nakakaraang nagto-total wellness tayo, tama yun, nagdi-discuss tayo ng iba't ibang klaseng topic. No? Ngayon, minabuti ko, sinulat ko siya. No? Isinulat ko siya through PowerPoint, isi-share screen ko para kung nakakalimutan nyo, pwede nyo balikan, tapos pwede nyo rin itong pwede rin yung itong screenshot, no? Screenshot nyo to. Yan, no? Isi-share ko. Yan na po. Yan ang ating share screen. Unti-unti nyo pong makikita yan. Lilitaw po yan sa inyong screen. Again, today is October 9, 2020. Ang topic natin for Total Wellness Solution ay ang isang karamdaman na ang tawag natin dito ay pancreatitis o sakit sa tiyan, sakit ng tiyan. Alam nyo bakit ko ba ito dinidiscuss? Kasi alam nyo mga kauno, mga kababayan, every time na nagdi-discuss ako ng topic, yan ho yung mga top of the line na tinatanong sa akin. No? At hindi naman talaga maiiwasan ito, lalo na pagka hindi ho balanse ang ating diet. No? Ang sintomas po ng acute pancreatitis, no? Ito ho yung sobrang sakit talaga ng tiyan. May kasama ho itong pagkahilo at madalas po ito ay nagsusuka. At may kasama ho itong nilalagnat ka pa. Baka mapagkamalan nyo itong COVID-19. Minabuti ko po. Kasi yung ibang nagme-message sa akin, natatakot, sinasabi, upline, baka may COVID-19 ako. Kasi nakakaramdam ako ng symptoms ng COVID. Nahihilo ako, nagsusuka ako, nilalagnat ako. Sabi ko, wag muna agad COVID-19. Baka iyan ay pancreatitis o yung acute pancreatitis. Ayusin muna natin, no? Gawin muna natin yung ilan mga bagay na pwedeng makatulong gamit ang food supplement, gamit po natin yung mga natural products, gamit natin ang prutas at gulay at lifestyle na maayos bago kayo mag-isip na may COVID-19 kayo. Wag ho tayong paranoid, wag ho ganon, no?
Kasi delikado po yan. Baka mamaya, kaiisip nyo, nai-stress ka, baka mauwi nga yan sa mas malalang sitwasyon. Inuulit ko, ang symptoms ng acute pancreatitis, unang-una, sobrang sakit ng tiyan. Ang COVID-19, may pagtataing kasama yon at may pagsakit din ng tiyan. Siyempre, ang COVID-19, nahihilo ka at may paglalagnat at pagsusuka. No? Itong pancreatitis, mapapansin nyo, mabilis ang tibok ng puso, ng pulso. Yan, medyo, mapapansin nyo, medyo yung heart rate nyo, tsaka yung pulse rate nyo, medyo mabilis. So, inuulit ko, mga kauno, mga kababayan, huwag ho kayo agad mag-iisip na baka COVID-19 yung inyong nararanasan, baka mamaya isa ka na sa positive sa COVID-19. Teka muna. Ha? Inuulit ko, teka muna po. Meron din hong kahawig. Yung hong symptoms ng COVID-19, meron pong mga kahawig yan na suliranin, kagaya ng pancreatitis. Minabuti ko pong linawin to at i-post dyan sa inyong screen kasi kahawig nga siya. Siguro mga anim yung nagtanong sa akin na kinakabahan sila. No? Isang linggo na raw silang pabalik-balik ang lagnat. Madalas sila nagsusuka. Parang may kabag na masakit ang tiyan, no? Sabi ko, teka muna ha, ayusin nating mabuti yan, no? Kasi yan din ang nararamdaman. Ang risk factor nito, pag madalas mo maramdaman ito, no? Siyempre, yung pag-inom ng alak, pagkain ng marami, no? At pagkakaroon ng gallstone. Tignan mo muna rin yung lifestyle mo. Baka mamaya umiinom ka ng alak. Baka malakas kang kumain ng mamantika. Baka malakas kang kumain ng oily food. Baka malakas kang kumain ng junk food. Baka malakas kang kumain ng mga hindi maganda ang diet program mo. No? I-check muna natin yan. Or baka tinutubuan ka ng gallbladder stone. Tandaan yan. Ang risk factor nito, yung malakas uminom ng alak, pagkain ng marami, no? Sobrang dami kong kumain, at nagkakaroon ka ng gallbladder stone. Eto po, para maiwasan natin to, para matanggal po yung inyong agam-aga, mawala ang inyong pag-alala, maibsan ng inyong nararamdaman, ng inyong stress. Kasi siyempre, yung ibang nagtatanong sa akin, sinasabi, Upline, ang hirap kasi ngayon magpa-check up sa ospital, nakakatakot, no? Baka imbis na wala kaming sakit, mahahawa pa kami ng sakit doon. Sabi ko, may safety protocol naman po ang bawat ospital. Pero hindi ho talaga maiiwasan na hindi ka mag-alala. Kaya ako po ngayon, nagbibigay ako ng ilang mga remedies, mga paraan, prevention program, para kahit nasa bahay ka, no, hindi ka na makakadagdag doon sa mga tao nagsisiksikan sa ospital. Ito, baka sakaling makatulong. At marami na po tayong natulungan. Yung iba nga, nung bumalik sa akin, Upline, tama ka. No? Acidic ako. Meron akong gastritis, may pancreatitis ako. So ang pinatake ko sa kanila, mga products natin, tsaka mga tamang pagkain, binalansin natin. Normally kasi itong pancreatitis na madalas na pagsakit ng tiyan, dulot po ito ng pagkakaroon ng hindi magandang pagkain o lifestyle. Tandaan niyo yan, mga kauno. Para makaiwas tayo dito, una, bawasan ang mamantika at matatabang pagkain tulad ng animal fats. Tandaan niyo yan. Magbawas ka rin ng timbang kung ikaw ay mataba, no? No? Umiwas sa alak. Hindi ho nakakabuti ang alak. Sinasabi ng iba, kahit daw konti-konti lang araw-araw, pwede 'yon, okay daw 'yon. Hindi po totoo 'yon. Sinasabi nila, one shot a day, one red wine, one shot ng red wine a day, okay lang daw yun sa puso. Hindi po yun totoo. No? Zero amount ng alak ang katawan natin dapat. Yung fermented liquor, hindi po siya nakakatulong. Wala po siyang mabuting na idudulot. Kahit red wine pa yan, kahit ano pa yung alak na fermented na nakakalasing, hindi po siya nakakabuti. Wala po, zero po. 0% ang mabuting na idudulot, 0% ang alak sa katawan na naidudulot na mabuti. Inuulit ko, hindi ho totoo na pakonti-konti araw-araw, yung iba, yung definition ng konti nila, isang bote na konti pa raw yun. Hindi ho ganon, no?
at damihan po natin ang kain ng prutas at syempre ng gulay. Ako nga, lagi ko nyo naririnig sa akin, kumain kayo ng prutas pag umaga, gulay kapag gabi. Yun ang magandang combine eh. Yun yung magandang time ng prutas at gulay. Prutas umaga, gulay sa gabi. Yan, makakaiwas tayo. Nung pinabago ko yung lifestyle ng mga nagtanong sa akin, mga anim yata yun, no? Pito. Sabi ko, damihan mo kain ng prutas. Kumain ka sa umaga ng mamimili ka. Pwedeng pinya, pwedeng pakwan, pwedeng papaya, pwedeng bayabas, pwedeng peras, pwedeng mansanas, pwedeng guyabano, any fruits will do. Sinunod naman nila ako, sa gabi kain ka ng okra na steam, mga talbos ng kamote, ang palayang hilaw. Mapapansin niyo yung pancreatitis o yung madalas na pagsakit ng tiyan, no? Kahit acute pancreatitis pa yan, unti-unti hong nagle-lessen. Unti-unti hong nakakaramdam kayo ng ginhawa. No? At syempre, importante po na yung mga ganyan, overweight, no? May pancreatitis, mataas ang kolesterol sa katawan, mataas ang acid sa katawan, kailangan po lagi kayong pinapawisan. Siyempre, iinom ka ng tubig, kagaya ng lagi kong ginagawa. 8 to 10 glasses of water every day. Tapos mag-exercise kayo ng 30 minutes every day. Mabuti sa mga may pancreatitis, sa mga ganito, ang palagi pong pinapawisan. Importante yun, no? Para po mabawasan natin, maibsan ho natin yung acid ng katawan. So makinig kayo mabuti, no? Napakaganda ho nitong ating topic na to. At ano bang mga food supplements ang pwedeng makatulong? Ano bang mga products ng Uno ang pwedeng makatulong sa atin? Unang-una, importante po sa lahat, unang-una, ultimacy. No? Ang recommendation ko po ay 2-1-1 daily. Dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, 30 minutes bago kayo kumain. Malaking tulong po ito para mabalansin natin ang acidity, para mawala ang sakit ng tiyan. Yun, nakakatulong yun, ha? Sobrang ganda nitong ating ultimacy sa pancreatitis. Driver of nutrients din yan, no? Nagre-repair din niya ng mga na daily wear and tear ng mga cells and tissues. Sobrang ganda ng Ultima. So, 2-1-1. No, actually, yan ding ultimacy ang nire-recommenda pagka may mga nararamdaman din talaga yung mga symptoms ng COVID-19. So, 2-1-1, yun yung pwede o magandang intake ng ating vitamin C. At the same time, mag-take din po kayo ng acai berry. 30 ml twice a day. Antioxidant ito para mawala ang sintomas ng pancreatitis. Empty stomach din ang pag-inom nito. Actually, ang ating acai berry, ito ay sa buong tiyan. Lagi kong dinidiscuss sa inyo. Maganda yan sa spleen, maganda yan sa pancreas, maganda yan sa liver, maganda yan sa kidney, maganda yan sa stomach, maganda yan sa intestine. So, totality, yung buong tiyan ho natin, binabalansi po nitong ating acai berry. So, tandaan ho ninyo, acai berry 30 ml 2 times a day, empty stomach. At the same time, mag-take kayo ng Ultima C 2-1-1 every day. Tapos 8 to 10 glasses of water every day. Exercise 30 minutes every day. Ay makikita ho ninyo, yung pancreatitis o madalas na pagsakit ng tiyan, ito po ay unti-unting maiibsan. Natural po yung aking diniskas. Yun hong aking itinuro sa inyo ay natural. Yung itinuro ko sa inyo ay isang paraan kung paano maiiwasan natin itong madalas na nararamdaman ng ating mga kababayan. Dahil po sa pagkain ng marami, no? Yung iba nagkakaroon ng gallstone, prevention din ho ito para hindi na magtuloy yung inyong gallbladder stone. Makinig, para hindi magtuloy-tuloy ng pag-develop ang inyong gallbladder stone, sundin nyo po yung nakasulat ngayon sa inyong screen. No? Sulat nyo yan. No? I-screenshot nyo na. Yan ang purpose ko. Pwede nyong screenshot, pwede nyong i-share. Tapos ito pong pinag-uusapan natin na to, nakapost din po ito sa Jericho Mendoza Health Guide. At mamayang gabi, ipopost ko po yan sa YouTube channel Jericho Mendoza. Maganda po, makapag-subscribe kayo doon sa ating YouTube channel. Makapanood kayo ng mas marami pang video na very na-educate kayo sa tungkol sa kalusugan, sa total wellness solution. At mag-i-enjoy pa kayo, magkakatulungan po tayo. No, ang kailangan lang ho, bigyan niyo ng oras
ang bawat video na akin pong pinopost. I-hit nyo lang ho yung notification bell para po inyo pong ma-receive palagi ang mga update at new post na video natin. So ngayon po ang ating topic, October 9, 2020, is about pancreatitis o sakit sa tiyan. Yan po yung very, very basic explanation para madali po nating maipaliwanag at maipaintindi sa ating mga kamahal sa buhay, sa ating pong kaibigan, kamag-anak, o kung sino pang malapit sa iyo na nakakaranas po ng madalas na pagsakit ng tiyan. Inuulit ko, no? I repeat, ito ho ay may pagkakahawig. Ang symptoms po ng acute pancreatitis ay may pagkakahawig doon sa sintomas ng COVID-19. Kaya ito pong dinidiscuss ko para ho mabawasan ang inyong pag-aalala, no? Maiwasan nyo po yung ma-stress, maiwasan nyo po yung ma-depress. Baka iniisip mo, nagko-COVID-19 ka na yata. Pero baka mamaya, yan isang acute pancreatitis na mas madali po natin na masolusyunan. At ang pinakamagandang solusyon, ito hong nasa screen nyo ngayon, mga kababayan, mga kaibigan. Yan po. No? Pag nararamdaman nyo, nagsusuka ka, nilalagnat ka, mabilis po ang tibok ng puso at pulso, no? Wag mo muna pong isipin baka na COVID-19 'yan. Baka yan ay pancreatitis. Sundin niyo muna po ang aking advice, no? Ultima C 211 and acai berry 30 ml 2 times a day. Kumain po tayo ng madaming prutas at gulay, no? Umiiwas sa alak, magbawas ng timbang, 30 minutes exercise every day dahil mabuti sa iyo ang pinapawisan. Yan mga kauno, mga kaibigan. Yan po ang ating napakagandang topic ngayong araw na ito. At sigurado ko na marami ho itong mabibigyan ng solusyon yung mga nagtatanong. Parang mahangin ang tiyan, nagkakabag ka, no? Hindi maintindihan kung madudumi ka ba o mauutot ka, hindi maintindihan na masakit na as in talagang minsan parang may heartburn pang nararamdaman. Ay kapatid, pancreatitis, baka acute pancreatitis yan. Ngayon, inuulit ko, ito po ang pinakamagandang solusyon. Nandyan po sa harap nyo, screenshot nyo lang at ito po ay mabisa at ito po ay napakaganda. No? Bakit? Bakit? Kasi po yung mga products Ultima C tsaka po itong acai berry, yung products po na sinare ko sa inyo, ito po ay na-feature sa Philippine Pharmaceutical Directory. Ha, inuulit ko. Ang products po na nasa screen nyo na yan, yung aking Ultima tsaka acai berry, karamihan po ng products natin, ito po ay safe, pwede po itong i-consume ng publiko. No, ang Philippine Pharmaceutical Directory ay isang libro na sabi ko nga ito ay ginagamit ng mga health professional para po diyan sila tumitingin kung ano bang mga products ang pwede nilang i-recommenda. Ano bang mga products ang pwede nating ipagamit sa publiko na safe, no overdose, no underdose, no contraindication. At ang ating lahat ng produkto ay natural and organic. Na ito po ay napakaganda, effective and proven for 13 long years. Ganyan na po karami, nasa screen nyo. Ganyan na po karami ang naipa-approve natin sa PPD. And we are the first multi-level marketing company na na-feature ho tayo sa PPD o Philippine Pharmaceutical Directory. Kaya again, wala ho kayong dapat ipag-alala, wala ho kayong dapat isipin na baka ganito, baka ganon, baka ganyan. Hindi po, dahil tayo po ay proven and effective. So yan po mga kauno, ang ganda no? Ang galing, tuwing Wednesday and Friday magkakaroon ho tayo ng ganyan, mga 15-20 minutes explanation about one topic at a time. Makikita nyo in one year time, makakaipon tayo ng sobrang daming topic. Makakaipon tayo ng isang katutak na topic na pwede ho nating maging pantulong sa mga tao pong nangangailangan ng sagot sa kanilang mga katanungan, no? Tungkol sa buhay, kalusugan, kabuhayan, sabi ko nga, total wellness. Malusog na isip, malusog na kaisipan, malusog na katawan, at malusog na kabuhayan. Yan po ang ating tinatawag na total
wellness. No, yan po mga kauno, no? Galing, grabe. Ako'y na-excite kasi paganda ang segment po natin. Lagi ko kasi pinag-iisipan 'yan eh, no? Hindi ako makatulog minsan sa gabi, kaya iisip paano ba tayo mag-i-improve, paano ba tayo makakaabot pa ng mas marami, paano ba tayo mas makakatulong, paano pa pasisimplihin yung Uno Live na maiintindihan ng mga taong ordinaryo na ang gamit o use o function ng mga food supplement, ano ba ang naitutulong nito? Palagay ko sa pamamagitan nitong Uno Live, nakikita niyo kung gaano kahalaga ang Uno product sa ating buhay. Nakikita natin yung kahalagahan ng Ultima, ng grapeseed, ng virgin coconut oil, ng zinc with vitamin D, ng crypto organic, ng wheatgrass and barley sa ating buhay. Kaya nakakatuwa kasi ang dami ko rin hong nare-receive ng mga messages na nagpapasalamat, nare-receive ko mga messages na marami nagtatanong talaga. Sobra sa isang araw, more than 50 o more than basta umaabot ng 100. Kaya nga minamabuti ko yung mga magkakaparehas na tanong, ginagawa ko siyang topic kagaya nitong pancreatitis na to. No? Sa mga susunod pa, meron tayong mga topic about women health, mga health ng lalaki, no? Ang dami nating mga exciting topics sa mga susunod na linggo. Kaya subaybayan niyo mabuti itong ating Uno Live kasi sinisigurado ko sa inyo na maraming kayong matututunan at maraming kayong malalaman dito tungkol sa ating buhay kalusugan. So yun po mga kauno. So panahon na para tayo naman ay tumanggap ng mga katanungan sa ating mga manonood ngayong araw ng Biyernes, October 9. No, habang ako po ay nag-iintay ng tanong, bumati muna ulit tayo. Leo Masalta, good morning sa iyo. Hello, nanonood ka. Si Tessie Halandoni. Hello. Nandiyan si Reagan Almarel, no? Nandiyan si Andami, ano, si Santo Domingo Michel, no? Pwede na ako kayo magtanong. Maria Rowena Villegas Dienso, eto, meron na naman siyang update. Salamat Maria Rowena. Malaking tulong ka sa akin, Maria Rowena Villegas Dienso, kasi nag-update ka ng mga product result natin. Yes po, coach. Very, very common po sa mga client natin ang sakit sa tiyan. At tested po ang cleansing program para maiayos po ang kondisyon nila. Lalo na po ang Ultima C at wheatgrass and barley and now yung pong zinc. Hello, salamat sa update mo, no? Salamat. Actually kasi yung cleansing na sinasabi ho ni Maria Rowena Villegas Dienso. Meron akong ginawa po na bagong protocol, Maria Rowena. Yang nasa harap nyo, no? Bukod po din sa Ultima, sa Acai Berry, yung pinakamatipid na protocol na ginawa ko kanina. Ito naman po, itong sodium ascorbate Ultima C. Yan nasa harap nyo, yan nasa screen. Katabi ng mukha ko, ayan. Virgin coconut oil, no? Ito po, no? Yan. Nasaan ko ba? Nasa kanan ko ba? Ayan, yan. Yan, medyo delay yung video eh, no? Ayan po, Ultima C. No? Virgin coconut oil. Zinc with vitamin D. And crypto organic. Yan, tama. Yan nga. Yan po yung ating mga products na maganda. Yan yung pwede nating i-take as cleansing ngayon. Kasi may kinalaman din po yan para hindi ko kayo basta-basta magkakaroon ng kapitan ng mga kung ano-anong virus gaya ng COVID-19. Nakakatulong yan. 2-1-1 Ultima C, virgin coconut oil 3 times a day, zinc with vitamin D 2 times a day, crypto organic yung 4-4-4. Gaya ng ginagawa po nila Maria Rowena Villegas Dienso dyan sa Nueva Ecija. So hanap pa tayo ng tanong, no? At maraming salamat uli, Maria Rowena Villegas, no? Salamat sa iyong update, no? Sobrang thank you. Si Lea May Milyar, no? Good morning po upline. Sino po, ano po, sana po, ano to? Ah, ano po ang magandang recommend na mga products natin para sa may epilepsy, no? Lea May, ito ba'y bata? Ano ba edad nito, Lea May? Sa mga bata, dyan sa mga para hindi basta-basta sinusumpong ng epilepsy sa bata, binibigyan ko po yan ng virgin coconut oil. Actually, kahit sino, ang virgin coconut oil is very safe. Importante yon. Nakakatulong yon para hindi kayo basta-basta masisisure yung isusumpungin ng epilepsy. 3 times a day, very, very safe yan sa adult. Sa mga bata naman, once, twice a day, pwede naman yan. Nakakatulong yan. Wala namang overdose, walang contraindication ng virgin coconut oil. Sobrang natural. Kahit mga bata, pwede ho nating ipatake yan.
Sobrang ganda. Tumutulong ang virgin coconut oil para maiwasan ho natin yung seizure, yung mabilis o madalas na sumusumpong ang epilepsy. So tandaan mo, Lea May Villar, no? 2 to 3 times a day o once a day sa mga bata na 2 years old, 4 years old, once a day, pwede yun, nakakatulong. Pero kung yan ay mga elementary student na 1 to 2 times a day, pwede. Pag adult ng kagaya natin, 3 times a day, okay naman yun. Ako, 3 times a day ang take ko. Kasi maganda yan sa mga taong pagod, no, sa mga taong palaging active, no. Sa yan nga, diyan sa mga tao na medyo antiviral, antibacterial, antiparasitic properties, yung mga exposed kung saan-saan, kagaya ko, minsan nakakalabas tayo, pero syempre nag-iingat tayo, no. Lagi nating ginagawa yung mga yung government protocol natin, no, yung hugas ng kamay, social distancing, no, yung pagsusuot ng face shield and face mask, tapos iinom pa tayo ng virgin coconut oil, tapos zinc with vitamin D. Abay, napakaganda nun. At yan, si tinatanong mo, specifically sa epilepsy, ang virgin coconut oil is very, very, very helpful. Sobrang ganda niya. So sana na ano mo, nakuha mo yung sagot ko sa'yo, Lea May, no? Si Kenju Girls, may tanong si Kenju Girls, no? Parang ano, ngayon ko lang ulit nakita yung pangalan na Kenju Girls. Hello coach, good morning. Ano po ang magandang supplement para sa merong myoma? Salamat po. Ganito, Kenju Girls, no? Sa mga ganyang kaso, lalo na may myoma na, no? Ang lagi kong nire-recommenda dyan, pag-cleansingin mo. Makapag-cleansing siya. Yan, yung Ultima C, no? Ultima C, 2-1-1, virgin coconut oil, 3 times a day, zinc with vitamin D, 2 times a day, and crypto organic. At pwede mong samahan, medyo mayroong konting, medyo magkakaroon siya ng kaunting expenses on his part, on her part pala, dahil magdadagdag tayo ng acai berry. Medyo apat na yan, tas dagdagan pa natin ng acai berry. Sa ngayon po kasi kinoconsider ko rin po talaga yung kung saan tayo mas makakatipid. Pero sa ganyang kondisyon na meron na siyang tinatawag na myoma, kailangan natin bigyan ng acai berry. Kahit 2 times a day lang na 30 ml. No, pwede yan, makakatulong yun. Yung binigay kong food supplement na yun, Kenju, yun ay makakatulong para hindi na lumaki. Nakakatulong yun para lumiit o humina. Kasi ang myoma o bukol o cyst, no? Ano yan eh, pwedeng mapahina mo, pwede mong ma-dissolve yung mga cellula nun. Itong ating mga food supplement, nakapagpapahina ng bad cells. Makinig mabuti. Nakapagpapadissolve ito ng bad cells. Kaya kung yan ay hindi naman malignant, no? Yan ay mass, hindi naman cancerous. Yan, i-sustain mo lang ang pag-take ng supplement na sinabi ko. Makikita mo, after 3 months, makikita mo ang ganda na ng kanyang development. Unti-unti na lumiliit ang tiyan. Mapapansin mo, pagka nagpa-check up yan, pagka nagpa-ultrasound, makikita niya yung dating malaking size, lumiliit na. Ibig sabihin, nag-i-improve, nag-de-develop. Kasi binibigyan natin ang ating katawan ng mga pagkain na pwedeng makatulong sa mga ganyang klaseng suliranin. Kagaya ng sinasabi mo, Kenju na myoma. So yon. So pag-cleansingin mo, tapos dagdagan mo ng acai berry. Tapos pwede pa to, no? Ito, dagdag ko pa to. Sa umaga, maganda, medyo ayusin mo yung breakfast. Ang breakfast niya ito, no, maglinis tayo ng bituka. Ito high fiber food to, very alkaline, sobrang ganda sa bituka, no? Yung celery, pipino, green bell pepper, carrots at ampalaya. 5 klase 'yan na pag pinagsama-sama mo hilaw, no? Konti-konti, 1/4 stalk ng celery, 1/2 na carrots, 1/4 ng palaya, no? Pipino, mga 1/4 na pipino, no? Pag sumasamahin mo, lagyan mo ng 1 glass of water sa blender, blend mo. Empty stomach, yun ang breakfast niya. Very good yun. Sobrang ganda nun. Actually, hindi lang yan ang matutulungan, hindi lang yung myoma niya, pati alta presyon, no? Kakatulong yun, para sa ugat, nakakatulong yun.
dumi ng bituka, yung mga may problema sa colon, nakakatulong yun. Ibig sabihin, yung binigay ko na yun, sobrang ganda rin no, na high fiber food ng Alkaline na partner ng Ultima, ng BCO, ng zinc with vitamin D, ng Crypto Organic to elevate yung immune system at yung katawan mo magre-repair ng kusa. So yun ang sagot ko sa iyo, kumpleto yun ha. Kenju no, kumpleto yun. Napakaganda no. Okay. May tanong dito si si J. Marie Ortodos de Buan, no? Coach, salamat po sa advice nyo para sa puso ng kapatid ko, Procardio, Sante 8 Berries. Binabasa ko lang po, ah, Procardio, Sante 8 Berries, Ultima C, Crypto Organic, Wheatgrass. Okay na po siya, coach. Di na po siya ng operahan. Salamat sa Diyos. Unang-una, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya pa ng, kumbaga, ng magandang resulta ang kapatid mo, J. Marie. At salamat sa Uno Products. Salamat sa Diyos kasi may Uno at merong Uno Products. Nakakatuwa naman, ano? Sobrang galing. Yan talaga, buti na lang. Tignan nyo, ito, yung nakangina si Kenju Girls, no? Pag sinunod mo ng tama yung in-advise ko, baka yung mayoma, mas nakalalamang, baka hindi na yan ma-opera. Kagaya nito sa puso, si J. Marie Ortodos de Buan. Maganda, J. Marie, ma-post mo sa Facebook yan na yung ano, yung ang tawag dyan ay personal testimonial. No? Maganda ma-post mo yan para marami ring ma-inspire. Makita nila na yung mga products na yan, yung kapatid mo na improve. No? Sa panahon ngayon ng pandemic, importante na nakakaroon tayo ng mga ganyang information sa kapwa para at least nakikita nila na meron palang mga paraan na kahit nasa bahay ka lang, magpo-food supplement ka, magpapalit ka ng lifestyle mo, i-improve mo yung everyday lifestyle mo, no? Food supplement with proper food intake. Ay, maganda pala to. Nakakatulong pala talaga siya. Maraming salamat kay J. Marie Ortodos de Buan. Thank you so much sa iyong testimonial ngayong araw na ito. At may tanong dito, si Jerome Mabini. Jerome Mabini, good morning coach. Tanong ko lang po. Ako, may tanong lang po ako. Pamangkin ko po, 7 years old. May leukemia. Ano po magandang ipainom na products natin? Leukemia, 7 years old. Yung problema ng pamangkin mo, unang-una, seryoso yan. Ang leukemia po, para sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam, ito po ay blood disease. O may kinalaman po ito sa sakit sa dugo. Or yung iba ang tawag ay cancer sa dugo, leukemia, bata. Itong bata na to, palagay ko, ito ay papanganak pa lang, baka problema niya na to. No, baka. Hindi natin alam kung paano niya na-acquire ito. Pero more or less, baka ano yan, kapapanganak pa lang. No? Importante to, Jerome. Dapat namomonitor ito ng espesyalista. Tatapatin kita, hindi biro ang kondisyon ng pamangkin mo. Magastos na sakit yan. One of this day, gagawin kong topic yung problema sa dugo dito sa ating Uno Live. No? Sa ngayon, sasagutin kita. Unang-una, kailangan natin dyan ng espesyalista na sa bata. Especially dyan sa sakit niya na leukemia. No? Sobrang bata pa niyan, hindi pa natin masyadong mabomba ng cleansing. At the same time, yung karamdaman niya na yan ay nangangailangan talaga ng espesyalista. Ano ba ang maituturo ko sa'yo? Ano ba ang maitutulong ko dyan na pwedeng makatulong na food supplement? Una, dahil dugo yan, leukemia sa bata, 7 years old, 3 times a day na Crypto Organic, malaking bagay. Sabi ko nga, di ba, nung nakaraan, ang Crypto Organic ay pamlinis ng dugo. Ang Crypto Organic ay nag-i-improve ang platelets, nag-i-improve ang white blood cells, nag-i-improve ang red blood cells, nag-i-improve ang plasma. Eh lahat po ng tao, kahit bata, kailangan yung Crypto Organic. Because lahat daw tayo may dugo. Ang Crypto Organic sa bata na 7 years old, lalo na sa kondisyon ng pamangkin mo, hindi ko sinasabing gamot niya to, ha? Sinasabi ko pampalakas ng katawan niya to para makalaban siya. Dahil ang problema ng pamangkin mo, eh may leukemia siya, problema sa dugo. Ang Crypto Organic tumutulong para ma-improve natin ang platelets, ang WBC, RBC, ang plasma. Tumutulong yan sa dugo. Lililinis niya yung dugo. At
kinukumpleto niya yung nutrisyon ng katawan. Kaya mahalaga po sa inyong pamangkin yan. Sanayin mo rin yung pamangkin mong magkakain ng green vegetables para umayos ang kanyang dugo. So, painumin mo lagi siya ng mga natural juice na halimbawa. Turuan yung juice na ampalaya, juice na celery, juice na malunggay, mga ganon. Nakakatulong yun. Plus, crypto organic. Tapos dahil 7 years old siya, malaking tulong sa kanya ang Ultimacy 2 times a day. Yan ang maitutulong sa'yo, Jerome. No? But you need to monitor. Kailangan natin itong ipamonitor, especially sa mga espesyalista dyan sa klase ng sakit, no, na leukemia. Sana, Jerome, nakuha mo sagot ko sa'yo. Makakatulong, makakadagdag ng, kumbaga, makakadagdag ng pampalakas ng katawan, yung Ultima 2 times a day and Crypto Organic, no, 3 times every day. So sana, Jerome, nakuha mo ang sagot ko sa'yo. Jerome and Mabini, no? Okay, Santo Domingo, Michelle, no? Sunod-sunod. Yes, coach. Ano po pwedeng i-recommend sa may sakit sa atay? Senior citizen na siya. Ano bang klaseng sakit, no? Marami kasing klase ng level ng sakit sa atay. Santo Domingo, dahil senior citizen na 'yan, kailangan ko makita yung ano niya eh, para mabigyan natin ng eksaktong ano, eksaktong advice. Michelle Santo Domingo, pwede ka bang mag picture kung yan naman ay kamag-anak mo, yung latest laboratory test. Latest. Picturean mo ng malinaw. I-send mo sa akin sa health guide. No? Sa messenger. Pag nabasa ko, right away, sasagutin kita. No? For the meantime, habang hindi mo pa nasisend sa akin, bigyan mo na agad ng Ultimacy tsaka Crypto Organic. No? I-cleansing mo na ng Crypto 444 Ultimacy 211. Yung pwede ko pang maidagdag, bigay mo sa akin, Michelle, yung copy. Kopya, para lang makita ko. Libre naman yon, wala kayo intindihan. Babasahin ko lang ano ba yung kanyang laboratory test, ano ba yung SGPT niya. Titignan natin yung liver profile niya para at least matulungan natin ng angkop na magandang diet plan. Kasi senior citizen yan eh. No? Medyo aminin natin, kapag medyo nagkakaedad na ang tao, marami ng komplikasyon at medyo mahina ang kanyang resistensya. Kaya importante na mabigyan mo ko ng guide ko para mabigyan din kita ng angkop para dyan sa sinasabi mong senior citizen na yan. Okay. Sumagot si Lea May Milliar, 25 years old na yung mayroong tinatawag na karamdaman yung kanina, yung sinatanong ko sa'yo, yung epilepsy. So bigyan mo na yan kaagad, no? Ng virgin coconut oil 3 times a day. Salamat sa sagot mo, Lea May Miller, no? Milliar. Yan. Okay, Bessie Ramirez. May tanong siya. Ito, mahaba yung tanong ni Bessie. Basahin ko. Coach, good morning po. Ask ko lang po, anong magandang combination ng food supplement natin na may, sa may hyperthyroidism? Naapektuhan po ang puso, mabilis ang palpitate, madaling mapagod at lumuluwa ang eye, nagkaroon ng infeksyon. Pwede po ba isabay ang food supplement natin sa reseta ng doktor? No? Said ng pamangking ko, 22 years old pa lang po siya. Naku, okay. Ganito, Bessie Ramirez, no? Sinabi mo na dito, bumibilis ang timok ng puso, nagpapalpitate, lumuluwa ang mata, no? Ano siya? Meron siyang tinatawag na, dahil mabilis ang timok, meron siyang hyperthyroidism. Ang unang-unang pwede nating ma-recommenda dyan, as discussed nung nakaraan, no, pwede ka magbigay ng pro-cardio. Pro-cardio sa gabi. Makakatulong yon para maiwasan yung palpitation. Sobrang laking tulong nun. Makakatulong yon para guminhawa ang tibok ng kanyang heart, ng puso. No? Tumutulong siya. Ngayon, para naman doon sa panlaban natin, dahil nga yan ay hyperthyroid at lumuluwa na yung mata, maaari kasing toxic yan, toxic goiter. Kasi may pag namamaga yung bukol, kasabay na namamaga yung mata, yan yung ano, tinatawag nating kalimitan ng tawag dyan, eh, toxic goiter. No? Ano ba ang maganda dyan? Cleansing. Ito yung magandang cleansing sa kanya. No? Bigyan mo ng ng Sante 8 berries. Sante 8 berries, super antioxidant sa ganyang kaso, 3 times a day. 3 beses araw-araw.
Ultima C 211. Pro cardio isa sa gabi. So yun na. Tapos bigyan mo na agad ng ano ng zinc with vitamin D 2 times a day. Yan ang pinakamagandang yan ang isa sa pinakamatipid at pinakamagandang combine sa mga ganyang klase. Bukod pa dun sa nireseta, huwag niyong ititigil yung nireseta ng doktor niya. Importante yon. Yung binigay ko na yan, isa-isahin natin, zinc with vitamin D, kasi toxic goiter eh. Ang zinc with vitamin D, pinalalakas niya yung good cells para lumaban sa bad cells. No? Yun ang trabaho ng zinc with vitamin D. Development ng immune system, sobrang ganda. Ang pro-cardio, sinabi ko kanina, maganda yon para malabanan natin yung madalas niyang palpitation o yung heart rate niya. Magno-normal yon kasi may kinalaman ng pro-cardio sa pagpapanormal ng heart rate. No, tandaan mo yan. No, tandaan niyo. Tapos, Ultima C 211, driver of nutrients. Maganda yon na pampagana. Mas nagiging maganda ang function ng lahat ng nutrisyon sa katawan. Vitamin A to zinc, a very powerful with the presence of vitamin C. Sobrang ganda ng function ng iba't ibang minerals, vitamins, nutrition sa ating katawan, no, kapag nag-uultimasi ka. So yun, pro-cardio, santate berries, tapos crypto-organic. Ang crypto-organic ay 444. No? Pwede tayo magbigay niyan para sa complete nutrients niya. Complete nutrition. Complete nutrient, 444. Bukod pa doon sa binigay ng doktor niya. Alam mo kung bakit niya kailangan? Kasi naituloy yung gamot niya. Kasi kagaya ng sabi mo dito, yung binanggit mo na symptoms kasi na to, na lumuluwa mata, nagpapalpitation, lalo na yung sa pagluwa ng mata, may kinalaman yan na mas nakalalamang yan na toxic goiter yan. Kasi may non-toxic at may toxic. Actually, baka nga nire-recommenda na dyan ang surgery, no? Kapag nagre-recommend ng surgery, nasa sa inyo yun kung gusto nyo. Pero wala namang mawawala kung itutuloy nyo yung advice ko na cleansing habang kayo ay nag-iisip ng desisyon, magpapasurgery ba o hindi. No? Eh, pag ginawa nyo yung advice ko, mas malaki ang nakalalamang na lumakas ang katawan. Makikita nyo, lalakas ang katawan yan. No? Yung pamamaga ng goiter niya, makikita nyo, may lalambot yan eh. Maiibsa ng konti, lalo na sa tulong ng gamot sa kanitong food supplement natin. So yun muna, pwede naman, hindi naman yun harmful. Very, very helpful nga yun sa tao na yan. 22 years old pa lang naman siya, napakabata pa niya eh. Ako, advice ko, no? Hindi ko tinututulan kung ano ang inyong magiging desisyon, no? Kung inaga-advise ba ng surgery yung kanyang doktor, hindi ko natin yun pwedeng tutulan kasi doktor yun eh, no? Pero ang akin, ang pag-take po ng mga supplement at pagkain ng tama ay nararapat, no? Para po ang ating katawan ay mag-repair ng kusa. So yun ang aking sagot diyan, Bessie Ramirez, no? Sana sundin mo yung aking sinasabi sa iyo, no? Antonio Mercenades, no? Good morning, coach. Ano pong ipa-take na supplement? Lagi sakit ng ulo. 66 years old na po, papa ko. Antonio, makinig kang mabuti. Pag masakit ang ulo ng papa mo palagi, una, check the water. 66 years old, mga 8 glasses a day, pwede mong ipatake. Dapat lagi siyang umiinom ng tubig. Malamang hindi nagiinom ng tubig ang papa mo. Makakatulong ka mo yan para hindi madalas, para mawala yung madalas na pagsakit ng ulo. No, importante yon. Pangalawa, bigyan mo na ng acai berry. Ang acai berry is maganda tong pain control, pang-control ng pain, no? Ng kahit anong pain, masakit tuhod, masakit batok, masakit ang ulo, masakit ang puson. Nakakatulong 'yun para sa pain management. At the same time, super antioxidant din siya. At pinakamaganda, no? Bigyan mo ng pro-cardio.
Pro-cardio isa sa gabi. Yan ang mai-recommend ako sa iyo, Antonio. Pro-cardio isa sa gabi para sa tatay mo. Tapos acai berry 30 ml 3 times a day. And then make sure na marami siyang tubig na tinitake na 8 to 10 glasses of water a day. Tapos maganda, pinapawisan. Maganda yan, naglalakad-lakad. Maganda yan, medyo nag-iinat-inat sa umaga para may edad na rin naman eh, 66 eh. So sa mga ganyang may edad, kinakailangan natin na medyo gumalaw-galaw. Kailangan yan, medyo pinupusan, no? Pinagpapawisan. So yun ang aking sagot sa iyo, Antonio. At sabi mo sa father mo, ay sundin yung sinasabi ko kasi ano naman yun eh, natural naman yun eh. At mabuti yun sa ating katawan. So hanap pa tayo, no? Meron pa tayong kaunting oras, no? Coach, si Maine Mateo, no? Coach, anong magandang ipainom kapag masakit ang sa pag-ihi pagkatapos na? Ah, okay, nahihiram, masakit ang ihi, medyo mahapdi, no? Yan ay symptoms ng ano yan eh, sintomas yan ng urinary tract infection. Yung pagkatapos umihi, medyo mahapdi, no? Na parang may basta mahapdi 'yon, no? Ang pinakamaganda diyan, sabaw ng buko. Maganda lagi ka sa sabaw ng buko tsaka ng pakwan. Kain ka palagi ng pakwan. Tapos acai berry. Sobrang ganda ng acai berry diyan. Bago mo maubos yung isang bote ng acai berry, 30 ml 2 times a day. Gawin mo nang 3 times a day bago mo maubos, mawawala yan. No? Sobrang ganda ng acai berry diyan sa ganyan, Mean Mateo. No? Tulungan mo pa ng sabaw ng buko kapag umaga. Kain ka pa ng pakwan. Ang pakwan, prutas din yan. Pwede sa umaga din yan. Yung pakwan, maganda. Yung blender mo. Kung ano yung pakwan, idurugin mo sa blender. Lagyan mo ng tubig. Ang ganda nun. Alkaline yun. Sobrang ganda nun sa UTI. Tapos acai berry. Sobrang ganda niyan. So yun, no? Meron pa. At ito, si Joseph Gonzales, Joseph Katipon Gonzales, no? Ano pong magandang food supplement sa 80 years old po para lumakas ang katawan? Salamat po. Gaya ng sinabi ko kanina, doon sa 66, yun ang magagandang panlakas ng katawan. Unang-una sa mga matatanda, yung acai berry. Medyo madalas tayo makasagot ng acai berry ngayon. Naging flagship product natin. Acai berry 30 ml, bigyan mo siya kahit twice or thrice a day. Juice yan, ipaliwanag mo doon sa 80 years old. Gaganda bowel movement, maganda ang protein content niyan, meron niyang probiotic and prebiotic, no? Napakaganda niya sa tiyan ng isang 80 years old, pampalakas, pampagana, no? Pampagising para medyo makagalaw-galaw siya ang ating acai berry. Tapos ako recommendation ko sa ganyan, lalo na sa nagkakaedad, pro-cardio para sa heart health. Para sa cardiovascular blood circulation. Yun, combine nun. No? Mataas na rin naman ang vitamin C ng acai berry. Sobrang taas. Hindi ko nadadagdagan ng vitamin C siya. Kung gusto mo, pwede pa rin 2 times a day. Tapos yung acai berry, 30 ml 3 times a day na mataganda na vitamin C nun. So yun ang maganda sa ganyang klase. Sino ba yung nagtanong? Si Joseph. Yan. So may update ulit ang ating kapatid, si Maria Rowena, no? Yun, tama ka. Nag-reply siya kay Mars, no? Yun ang maganda. Yun. Yan, Angeline Balogbog. Ang galing naman. Ang dami naming natututunan about sa food supplement. Thank you. Salamat din sa inyo, Angeline Balogbog, sa pagpananood. Actually, maganda produkto natin eh. Pinapaliwanag ko lang naman yung products natin, yung purpose niya and function. Para at least alam niyo yung natural use. Kasi dapat nating makita yung natural na gamit ng ating mga produkto. Makita natin yung purpose. Parang cellphone. Minsan, bakit ka ba nagagandaan sa cellphone? Kasi nakikita mo, kakailangan mo. May pangangailangan ka sa yung function niya, kailangan mo. So, ganun din ang supplement eh. Ang food supplement po, may mga function and purpose na kailangan po ng lahat ng tao. Kaya every Wednesday and Thursday po, dinidiscuss natin yan. Iba-ibang klaseng topic ang ating ibinibigay at pinaglilingkod sa ating mga kababayan. At kung ano man po yung mga tanong ninyo na ibinibigay dito, ay pinipilit ko po na masagot sa abot ng aking makakaya. Kaya nga ako, busy-busy everyday, kababasa, no?
ka-update no sa aking sarili kasi it's a never ending learning ang wellness. Sinasabi ng iba pag natapos ka na, naka-graduate ka na, titigil ka na, hindi po, may self-study yan. Importante nag-a-upgrade po yan. Parang technology nag-a-upgrade, no? Nag-i-improve ang mga information, yung mga dating pwede, ngayon baka hindi na, may mga ganun po eh. Sa usapin ng nutrisyon, ng kalusugan, napakaselan yan. Kaya makakaasa ho kayo na ako po ay abala sa pagbabasa, pagre-research, pag-aaral. Para po every Wednesday and Friday, meron po tayong mga napapag-usapang kapaki-pakinabang sa ating buhay pag-uuno at sa ating buhay araw-araw. So yun po mga kauno. Sana po ganito lang ang aking lambing. I-share nyo. Akin pong pinagsisigawan tuwing Wednesday and Friday ang lahat ng mga kaalaman. I-share nyo po. No, lalo na ho yung ating Facebook page, yung ating Jericho Mendoza YouTube channel. I-share nyo. Libre naman yon. Ginagawa ko yon para sa consumption nyo po. No? Ako po yung nagagalak pag merong isang tao na natutulungan. Nagagalak po ako. Kagaya kanina sila Rowena Villegas Dienzo. May mga natutulungan po sila sa pamamagitan po ng mga binibigay po nating impormasyon. Unang-una, maraming salamat sa Diyos kasi nagkakaroon po tayo ng pagkakataong tumulong sa kapwa. Yung ating pong maliit na kakayahan, no, ay nagagamit po na kasangkapan para makatulong po tayo sa mas nakararami. Maraming salamat sa UNO kasi nagbibigay po sila ng mga ganitong klaseng seminar sa online na libre, no? At hanggat meron po tayong panahon at lakas, samantalahin po natin ang paggawa ng mabuti. Yan ang aking laging hinahabilin. So yun mga kauno, palagay ko ito ay hanggang dito muna tayo, no? At marami na tayong napagsilbiha. Magkita-kita po ulit tayo next week on Lolo Oben. Wednesday po, no? Wednesday, alas 3 ng hapon. So muli, no? Lagi ko sinasabi na tayo po ay laging manalangin, tayo po ay palaging mag-ingat, disiplina araw-araw para hindi tayo nagkakasakit, no? Kailangan ho nating maging healthy mind, body, society, family, and finances. Yun yung lima na bigay ng Diyos para pagyamanin natin. So yun po, maraming salamat, mga kauno. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong nutritionist, ang inyong life coach, Jericho Mendoza. To God be the glory.